Nakilala sa buong mundo ang Karamoan nang ito ay unang itanghal sa sikat na reality TV series na Survivor. Isang tahimik na paraiso ito noon. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, may kinakaharap na hamon ang paraiso ito. Binubuo ng mahigit 30 isla ang buong Karamoan Peninsula. Kaya ang island hopping ang isa sa atraksyon dito. Nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Kota Beach. At dito mismo nag-shoot yung Survivor. At makikita natin sa paligid dito yung mga props na ginamit. Gaya nito, props nila ito, na ginamit dun mismo sa show, na iniwan na nila. At meron pa dito sa bandang kaliwa yung mismong speedboat na parang puzzle. Kung matatandaan natin dun sa Survivor, ito ginamit ito, iniwan na rin. Parang mga souvenir na rin yung mismong lugar na maganda rin makita. Ang Gota na pangalan ng mismong munisipalidad ay ipinangalan na rin sa isang tribe sa naturang show. Nagmistulang mini-museum tuloy ang bahaging ito. Sinamantala ng Survivor Production ang kaaya-ayang ganda ng Gota. Mula sa mapuputing buhangin nito hanggang sa makapigil hiningang tanawi, naging backdrop ng mga eksena ng Survivor. Isa sa mga naging epekto ng palabas na Survivor nung mag-shoot sila dito ay yung natulungan nito yung lokal na negosyo dito mismo sa Karamoan. Gaya ng pagtitinda ng mga souvenirs at yung iba pang mga items na pwede nilang iuwi, pwedeng iuwi ng mga turista. Mula sa t-shirts, ref magnets at iba pang mga souvenir items, taglay ang logo ng sikat na palabas. Maliban sa Gota, hindi naman pauhuli ang Naglahos o Lahos Island. Dahil bawal pagtirikan ng anumang struktura, litaw na litaw ang natural na kagandahan ng Lahos. Ang kapansin-pansin pa rito ay ang kakaibang beachfront ng Lahos, baliktaran. Ang Lahos Island ay isa lamang sa mga islang dinarayo dito sa Karamoan. Ang natatanging feature ng islang ito ay may beachfront dito sa bandang kaliwa. At pagdating mo dito, beachfront ulit. Bukod sa malapulbos na buhangin, nakamamangharing pagmasdan ang rock formation ng Lahos Island. Hindi na nga nakapagtataka na dayuhin ang islang ito ng mga turista mula pa sa Europa. Yeah, it's really beautiful and yeah, not many tourists yet, so it's nice and calm to check out the surroundings by boat. Are you guys coming back in the future or? Yeah, sure. Yeah, possibly. Yeah, really beautiful, huh? It's a nice place. Yeah. Okay. Very recommendable. Pwede mong ikutin dito sa Karamoan na kasing ganda rin ang pinagalingan natin. Hindi rin patatalo sa ganda ang Matukad Island. Kung ikukumpara sa Gota at Taglahos, ang buhangin dito sa Matukad Beach ay mas pinoy. May ahambing ko sa buhangin
ng one of the best beaches of the world, ang Boracay ng Visayas. Pero higit sa mga nagagandahang rock formation at pinong buhangin, nababalot din daw ng misteryo ang isang bahagi ng isla ng Matukan. Isa sa dinarayo rito ng mga turista ay ang sinasabing mahiwagang bangus na matatagpuan sa tuktok ng mga batuhang ito. Ang pupuntahan natin ngayon yung tinatawag na Enchanted Bangus. Ang problema lang dito, medyo matarik yung aakitin. Patatalas yung bato. Pero malapit lang naman eh. So subukan nating kumustahin yung Enchanted Bangus. Tara. Yeah. Isinama namin sa aming pag-akyat ang isa raw sa naging biktima ng isdang ito. Sa sarili kong pagtaya, may 2 hanggang 4 na palapag na gusali ang taas ng kailangan naming akyatin. Mula sa rurok, bababa naman kami ng bahagya para masipat ng mas malapitan ang bangus. Ilang sandali pa, tumambad na rin sa amin ang popular na presidente ng Matukan Island. Hindi na kami nakababa pa sa mismong lagoon dahil mas matutulis na ang mga batong nakapalibot dito. Pero mula sa kinilalagyan ko, mukha talagang malaking bangus. Sa aking pagtaya, may habang 3 talampakan na may mahigit sa 1 tangkal ang lapad nito. Walang nagtatangkang kumuli sa malaking bangus na ito dahil na rin sa kumakalat na kwento tungkol sa alamat ng kambal na isda. Noon raw, 2 malalaking bangus ang lumalangoy sa maliit na lawang ito, pero isang mangingisda ang naglakas loob na hulihin ang isa sa mga ito. Kasi po, yung tatay ko pumunta sa dito. Ginawa yung bangus, yung isa. Tapos hindi niya alam, yung kapatid ko pala yung kapalit nun. Niluto niyo? Niluto. Kasi kaso lang po, hindi ko alam dahil hindi pa ako pinanganak. Oh. Eh, alam lang mga kapatid ko yung ano. Na pwedeng kainin. Kinakain po nila. Kapansin-pansin din daw na hindi nalalaglaga ng dahon ang lawang pinaglalangoy ng bangus. Lagi raw malinis ang tubig. Ito'y sa kabila ng mga puno na nakatanim sa paligid nito. Matagal na ba yung bangus dyan? Matagal na po eh. Gano'ng katagal? Mga... Ilang taon na ito? Mga... mga 15. 15 taon? Tapos, anong paniwala ng mga taga rito? Kasi dyan na talaga yung lumalaki. Wala lang. Wala siyang labasan, wala siyang kaya dyan na siya lumalaki. Inabutan na kami ng paglubog ng araw sa pamamasyal, pero ayon sa mga kasama namin, mag-iikot pa kami sa paligid ng mga isla ng Karamuan. Yung sa Gitpelikasan, nagro-ronda kayo pagkagabi rin? Pagkagabi rin. Anong rutang ginagawa nyo? Iniiba-iba nyo? Iniiba-iba namin kasi yung mga illegal fisher, mga marunong na rin sila kung saan kami dadaan. Kaya ginagawa namin Lahos, tapos medyo standby ng konti ng Pitugo, tapos balik uli dito sa may portion ng Paniman. Iniiba nyo rin? Iniiba nyo rin namin. Okay. Thank you, sir.
Si Wilson Sancha ang team leader ng Sagip Kalikasan Task Force na nakatalaga sa karamuan. Mahigpit raw ang ginagawang pagbabantay ng Sagip Kalikasan sa katubigan ng karamuan. Sa likod daw kasi ng kaaya-ayang mga tanawin at kayamanan ng karamuan ay mayroong mga ilegal na gawain na nagbabadyang sumira rito. Matapos ko na mapasyalan ang mga nagagandahang beach ng Karamoan, oras na para masilip naman ang kailaliman. Magandang tanawin ang tumambad sa akin sa ilalim. Ngunit kapansin-pansin, nakakaunti lamang ang mga isda. Ito pala ang dahilan. Mga sira-sirang corals. Ito raw ang isang dahilan kung bakit gabi-gabi nagro-ronda si Wilson. Yung Sagip Kalikasan, ano ba ang main objective nyo? Ano ba ang mission nyo dito talaga? Para i-protect po yung protected area po ng sakop ng Gota Beach kasi ito po yung nagbibigay sa amin ng hanap po kabuhayan ngayon. Pinapatrolya namin para ma-preserve na yung mga nasisirang coral saka yung mga lamang dagat na... At ano yung mga usual na threat sa mga corals natin? Yung mga illegal fishers kagaya ng cyanide, sodium cyanide, saka yung dynamite fishing. Base sa mga pag-aaral at impormasyon na nakarating sa Sagip Kalikasan, ilang dekada na raw namamayagpag ang cyanide at dynamite fishing sa mga karagatan ng Karamoan. Ayon sa Sagip Kalikasan, halos 60% na raw umano ng karagatan ng Karamoan ang apektado ng cyanide at dynamite fishing. Dahil sa mga nasirang corals, naging kaunti na rin ang mga isda sa mga bahaging ito ng karagatan ng Karamoan. Ang corals kasi ang nagsisilbing tahanan ng iba't ibang klase ng isda. Dito na rin sila nangingitlog. Kaya ang epekto nito, ramdam na ng mga mangingisda ng Karamoan. Isa sa pinakalumang pamamaraan ng pangingisda sa Karamoan ay ang pamamana o spear gun fishing. Mga isda gaya ng ulapay, turos at hipos ang ilan sa mga napapana ni na Franklin, Lito at Eddie Boy sa karagatan ng Karamoan. Kadalasan daw ay sa gabi sila namamana sa ilalim ng dagat. Mas madali daw kasing makahuli sa gabi kaysa araw. Pero nitong mga nakalipas na taon, wala na raw pinag-iba kung anong oras ka manghuhuli ng isda. Mahirap na ba makahuli ng isda? Mahirap po. Napapansin nyo, mahirap. Pahirap na ng pahirap, ano? Pahirap na ng pahirap po. Bakit sa tingin ninyo? Bakit gano'n? Na-epektan po sa pagkuha ng bubomba. Nagbubomba? Mm. Kasi pag... Ano yung mga isda, parang nabubulabog. Nabubulabog sila. Lumalayo, pumupunta sa mga malalim. Nakaing mahuli. Nakaing mahuli. Dagdag pa umano ang cyanide fishing sa kanilang pinoproblema. Karaniwang ibinebenta ang mga isda kung maraming huli. Ngunit sa pagkakataong ito, niluto na lamang nila panghapunan ang 9 pirasong isda na nahuli. Ganito raw ang sitwasyon ng karaniwang pamilya sa Karamoan. Umaasa na lamang sa biyaya na ibibigay ng karagatan. Nagulat natin yun? Pitugo Island, doon sa mga Pebbles. Mula Barangay Paniman, bibiyahe kami ng kulang-kulang sa isang oras papunta sa susunod naming destinasyon. Isa sa magandang lugar dito sa Karamoan. Kasi wala siyang bahay. Makikita mo doon talagang parang... ang tawag doon na parang virgin na virgin lugar. Napakaganda.
Kilala ang Pitogo Island dahil sa kanyang mabatong dalampasigan. Kung mayroon mang nagbibigay ng karakter sa Isla Pitogo, ito ay ang iba't ibang klase, laki at kulay ng mga bato na nakahimlay sa dalampasigan ito. Ayon kay Wilson, karamihan sa mga napupunta rito ay nare-relax sa tunog ng humahampas na alon sa mga bato. Pero ang katahimikang ito, tila nagagambala dahil sa walang habas na pangunguhan ng mga bato para pagkakitaan. Ibinebenta kasi ang mga bato sa mga landscaper at ginagamit bilang dekorasyon. Saan nilalagay ito? Anong parte ng bahay? Pwede rin sa mga haligi or sa hardin nila pang display. Binabawang sa simento? Binabawang sa simento. Magkano ang bentahan, bilihan? Ang isang sako sa simento, isang lata, nabibinta nilang 400. Mahigit isang buwan na ang nakararaan nang maaktuhan ng sagip kalikasan ang isang bangka na may kargang kontrabando. Inuli namin sila, kinumbiskate namin yung bato tsaka yung bangka nila sa gota. Dinala namin sa gota. Taga saan yung mga nahuli niyo? Taga rito din, banda, sa Barangay Pandanan. Papaniwala ng Kapitolyo, pagka hindi mo pinigilan, ano mangyayari? Pag hindi kasi napigilan itong pangunguhan nila dito, sige lang sila ng sige. Kaya pag inayaan natin, siyempre mauubos itong bato dito. Kaya nung mga hinuhuli na namin, medyo natakot na sila. Naikwento rin ni Wilson na kailan lamang ay nakahuli sila ng mga mangingisda na galing pang Albay. Nahulihan sa akto ng pangunguha ng sea urchins. May ordinance kasi kami na sa bulyo, mga sobrang 50 kilos, hindi na maganda. Estimated volume lang kasi nasa 300 pieces. Bukod sa illegal fishing at pagnanakaw ng mga buhangin at bato, banta rin sa karamuan ang umano'y small-scale mining sa Lahui Island. Tanaw mula sa aming bangka ang pagdauslos ng lupa sa mga binubungkal na butas sa gilid ng bundok. Yung butas na yun, ano ba yan? Yan yung pinagkukunan ng ginto dito sa gata. Kaya yan ang nangyari, mapa-small and yung malalaking nangunguha ng ginto. May epekto din yan kasi yung ginagamit nila pang ng ginto, yung mercury na papunta sa dagat. Siyempre, nakalalason yun. Nakalalason sa mga... Bakit hindi mapahinto yan? Yan nga rin ang hindi ko pa hanggang ngayon. May isip. Noon pa man, bago pa maganap ang World War II, nagkaroon ng mining boom sa Karamoan. Tinawag na Treasure Island ang Lahui dahil sa pagdagsa ng mga nagmimina rito. Dito mismo nag-operate ang isang malaking mining company. Tara. Hindi na muling nabuksan ang malaking mining corporation pero napalitan naman ito ng small-scale miners katulad nito. Ayon kay Wilson, pribadong beach ang bahaging ito ng Lahui, ngunit wala raw permisong magmina ang may-ari ng lupang ito. Yung mga dati pa yan, yung panahon ng Hapon pa yan. Anong ginawa ito? Yan ang pinagkukunan nilang mina. May mga tunnel yan hanggang doon, may mga tunnel din doon. Marami bang butas dito? Marami. Sabi mo marami. Maraming doon. Since World War II? Nakasaad sa Republic Act 9445 na bawal magmina sa buong Karamoan Peninsula, idiniklara ang buong munisipalidad na mining and quarrying free zone. Pinoproteksyonan ng batas na ito ang maliliit na paraiso ng Karamoan.
Dinala kami ni Wilson sa isang isla kung saan napakalawak naman ang buhangin na maapakan tuwing low tide. May mga cottage ang isla na pwedeng pahingahan. Pribado ang islang ito kaya may bayad ang bawat cottage. Sa mga ganitong klaseng tanawin, masarap magpahinga at mamangha na lamang sa ganda ng kalikasan. Ngunit habang nagre-relax kami, sakto naman na may pinagkakaguluhan ng mga residente ng Barangay Paniman. Isang pawikan ang nalambat. Sa paglipas ng panahon, ang pagpupursiging mabuhay ang nagtutulak sa lumalaking populasyon ng tao para dumepende sa ibibigay na biyaya ng karagatan. Kaya maging ang mga pawikan na noon raw ay laging nakikita sa dalampasigan ng karamuhan, pa isa-isa na lamang kung dumating. Kaya bihira ang ganitong eksena na nakuhanan ng mga residente ng Barangay Paniman. Sa katunayan, sinasabing mula sa mga pawikang ito, hinango ang pangalan ng karamuhan. Sa unang version, sa pagkakaalam ko, tinawag itong karamuhan dahil marami kaming sea turtle na kung tawagin sa local dialect namin ay karahan. Kaya naging karamuhan. Dati, ang dami-daming turtles daw dito. Ah, nagkalat lang ang mga turtles dito. Okay. In fact, nung maliit pa kami, meron kaming inaalagaan na super daming super dami. Na maliliit na turtles. Mga pagong. Isang manging isda ang di sinasadyang nakalambat sa pawikang ito habang siya ay nasa laot para mangisda bandang alas 10 ng umaga. Lumapit sa bangka. Itong bangka. Dito. Then, nakalagay na sa net. Nahuli sila sa net. Nakita nila nung papadaong na. Marami kayo nakakita. Tapos nagkagulo na siguro kayo. Marami. Marami yung nakakita. Anong naisip mo nung nakita mo yung pawikan? Dahil mo mampiglaom ito. Dahil mo mampiglaom. Hindi ako ibuhay. Ang naisip niya daw, nung makita niya, kailangan pakawalan. So, three feet na more width. More than 3 feet. Tapos, mga 4 feet mahigit? More than 4 feet. So, more than 4 feet, mga 5. Tapos, nakita niya na parang malakas ba o parang nanghihina? Malakas siya. Malakas. In fact, kasi inaano siya, parang piniprevent siyang pumunta na sa dagat. Gusto niya nang pumunta sa dagat? Oo, ang lakas niya. Na-determine ho kung babae o lalaki? Wala. Sabi nung mga nakakita, babae. Babae? Babae. So, pwede pang mangitlog yun. Pwede pang mangitlog. Pero marami. Kailangan nyo i-release agad dahil oo, stress. Yes. Stress na. No? Oo. Dahil alam ni Manong Dindo na bawal itong hulihin, ibenta o katayin, ipinaalam niya sa mga otoridad ang insidente. Bago ibalik sa karagatan, kinabitan muna ng identification tag ang pawikan para dokumentado ang kanilang bilang. SOP na ito sa mga barangay officials dito sa Karamuan. Konektado sa kaunlaran ng isang komunidad ang malawak na pangunawa sa wildlife. Lalong-lalo na kung turismo ang pangunahing pinagkakakitaan ng isang lugar gaya ng Karamuan. Nagsisimula yun sa puso't isip ng isang bawat eco guide. So kapag na-uplift na yung appreciation sa wildlife, sa environment, mas nabibigyan niya ng protection. Parang siya na mismo on his own, kumbaga humihindi na siya sa mga bawal na mga gawain. Classified endangered species ang mga pawikan. Kaya bawal na bawal ang manghuli, magkatay at magbenta ng karne nito. Pero base na rin sa aming pagtatanong, hanggang ngayon, may mga kumakain pa rin ang karne ng pawikan. Dikakan!
Pero siyempre talaga, binibigay lang po siya kapit bata, parang hindi man mula. Eh ngayon po, siya medyo tapos lang na tao. Ang natural na yaman ng kalikasan ay posible ring maglaho kung hindi pangangalagaan. Ang hamon sa karamuan ay bantayan ito para na rin makatulong sa mismong komunidad at mapakinabangan pa ng mga darating na henerasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.